Hello mga kanaon. Ngayon po ay share ko sa inyo ang aking step-by-step procedure sa blood transfusion along with my dialysis para po mas maintindihan po ng iba paano ba yung sinasalinan ng dugo, anong kailangan gawin, tapos yung mga dialysis patient. So, dapat po talaga kapag sinabi ng inyong nepro na need nyo magpasali ng dugo, right then po, sumunod po kayo kasi tayo din ang mahirapan. Unang-una, yung ating blood ang nagsusupply ng oxygen sa ating utak. So, pag wala tayo nun, mahirapan tayo huminga, manghihina tayo, and mas magiging complicated pa po. So, ngayon, i-share ko po sa inyo para alam nyo po yung dapat gawin kapag in case kailangan nyo po ng blood. Dialysis ko ngayon, and sabi daw kailangan ko ulit sa lina ng dugo. So, after ng session ko, mag-ahalap kami ng donor. Sana maging compatible para hindi ako magka-problema. Tsaka makapag-dialysis ulit ako. Ayan, ito na yung request ko for blood donation. Blood transfusion. Magandang donor ko, si Pedro. Mabuti na lang may donor ako ngayon. Bless ako kasi mayroong ganyan na nag-donate. Every 3 months na ako, pero nang nalaman ko kailangan ko ng blood, talagang nakiusap ang mami. I-reserve ko yung blood ko sa kaibigan ko. So, i-claim na natin yung blood sa Red Cross ulit para dadali natin sa Metro Antipolo para sa cross matching. Ito na yung blood na nakuha natin sa Red Cross. Dadali na natin siya sa Metro Antipolo. So, ayan, malapit na tayo sa Metro Antipolo kung saan tayo magpapa-blood matching. Papunta na tayo sa parking. Kakaiba kasi dito sa Metro Antipolo, pupunta ka sa likod, wala sa harap yung kanilang entrance. Ito na sa triage kami. Salamat. Mabait sila dito kasi yung guard, distraso niya agad ako, tapos binigyan niya ako ng wheelchair para hindi ako mahirapan. Ito, papunta na tayo doon sa laboratory. Kinailangan ko mag-wheelchair kasi mapagod ako sa sobra ng haba ng paglalakad. Kasi nung kahapon, naglakad, sinubukan ko maglakad. Pagkatapos nun, parang feeling ko exhausted ako. So medyo mahaba-haba ito kung lalakarin. Pero sa normal na tao, nagsilang ko. Pero syempre, iniingatan ko din ang aking puso kung napagod. At sino naman kung napagod ang puso? Hindi pwede. So, ito pinaprocess na ni Daddy. Yan. Kailangan muna magbayad. From Red Cross, binayaran namin ng 1,800 yung blood plus yung kasama namin donor. Tapos ngayon dito, about 700 yata yung cross matching. So, mabuti na lang si Daddy. Masipag mag-asikaso ng ganito. Hindi niya talaga ako iniiwan. So, ayan. Kinuha na yung dugo. Ayan, pagkatas ng window 1, pupunta naman sa billing para magbayad.
very thankful ako sa mga nag-pray para makahanap agad ako ng dugo. Siyempre sa aking donor, very grateful ako kasi isi-save niya ang life ko. Saka isang beses lang ako nagsabi sa kanya, talagang nireserve niya yung blood niya para sa akin kasi regular donor siya ng Red Cross. At yung kanyang blood is very rare, AB positive. So, papalitan naman yun yung Red Cross ng B plus, which is in blood type ko. So, hindi ako masyadong nahirapan. Thank you, Lord, sa mga nag-pray po para sa akin. Maraming salamat. Papasok na tayo sa blood extraction. So, tapos na. Bukas babalikan na namin siya. Thank you sa MedTech. So, dahil nagutom ako, kakain muna kami bago ako mahimatay kasi medyo masakit. Medyo madaming kinuhang ano. Although sanay na ako sa tusok, pero this time kasi ano eh, madami-dami yung kinuha. Kakain muna kami. Ha? Ayan ang foodie ng aking companion. So, ito yung aking chicken sandwich para sa merienda ko. Pero masarap yung chicken sandwich dito. Tried and tested ko na kapag nakukonfine ako. Punta na tayo para kunin yung dugo o yung blood natin sa Metro Antipolo. So ito, dialysis mo ulit.
So, pinainom muna ng biodesic, tapos temperature check. Kakabit niya na yun sa blood. So in after 1 hour, tapos na yung transfusion ng dugo. Tapos na, medyo ngayon dumidat lang ng konti yung pakiramdam ko. Pero, thanks God, wala namang fever kahit ano. So, before nung kabit yun, pinag-take na ako ng virus. So, kanan, kung meron po kayong kakayanang mag-donate ng blood, kung healthy naman kayo, please gawin nyo pong mag-donate ng dugo. Makakasave po kayo ng mga buhay ng mga tao. At saka lalo na po ngayong pandemic, napakahirap pong maghanap ng dugo. Yung iba naman po hesitant o natatakot pumunta sa mga hospital para mag-donate ng dugo. Sa ano po, Red Cross, nagbibigay sila ng dugo although may konting fee. At saka kailangan may kapalit po na dugo para mas marami pa po silang matulungan. So, sana po kahit papano may naitulong po ako ay naibahagi ko sa inyo ang konting kalaman tungkol po sa blood transfusion, lalo na po sa mga nangangailangan po ngayon ng mga may sakit. So, see you next time. Please don't forget to like, share, and subscribe po sa aking channel. God bless everyone. Have a nice day. Bye!